What's up mga pajak? Ngayon, dininisin ko yung bike ko gamit yung mga produktong to from Mac Off na brand. Yung mga to, bigay lang to sa akin ng Glorious Ride Bike Shop. Alam ko yung ganito mga products pang yayamanin to eh. Kahit ako, hindi ako bibili ng ganito. Kasi pwede ko naman malinis yung bike ko gamit dishwashing liquid lang eh. Mura pa. Pero ngayon, subukan natin ng gamitin kasi ang tagal na ito na stock sa akin, hindi ko nagagamit. Kaya ito yung gagamitin natin. May nakalagay dito na pre-wet bike spray on Mac Off bike cleaner and leave for 3 to 5 minutes. Agitate stubborn gamit a brush, sponge or wash mitt. Anything's up totally with fresh air. Ha, okay. Alam ko na paano gamitin. Kailangan mo nang basahin yung buong bike. Kuha muna akong tubig. Tabo-timba lang tayo para tipid sa tubig. Sabi nila, a clean bike is a fast bike daw. Gusto ko maging mas mabilis yung bike ko kaya linisin ko siya ngayon. Nakatamad kasi maglinis ng bike eh. Lagi akong tinatamad maglinis. Ngayon lang ako sinipag kaya magbibideo ako. Tanggalin ko yung mga nalagay sa kanya. Ang dami agad na bawas, siguro mga ano lang to, mga 10 gamitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baka wala pa nga 10 gamitan. Para lang makapaglinis ng bike. Hindi ko pa pala ni-sprayin yung ano, yung gulong. Hindi, hindi ko nagagamitan ng ganito yung gulong. Sayang, sasabunin ko na lang yung gulong para malinis yung gulong. Hindi lang nga natutunaw na pumapatak yung mga ano. 3 to 5 minutes daw eh. So hintay muna natin 3 to 5 minutes. Katapos, babanlawan. Kailangan banlawan. 5 minutes mo. Oh, galing ah. Di nakalagay dito kung anong solution siya eh, kung anong mga ingredients eh. May nakalagay use our after wash treatments to dispel excess water. Tinutuan nyo ba ito? O mahaling tissue? Matiba naman ito eh. So, ito gagamitin natin. Pampunas. Ha! Nakapagod pa pag ganun eh. Arte yan to. Hindi natin yung gagamitin. Maarte lang gumagamit dito. Dahil tingin ko parang ang bagal kung ganun paglilinis yung gagawin. Gagamitin natin yung ginagawa nating method dati pa. Gamitin na natin yung
mas effective na paglilinis. Tabo, may tubig, dishwashing liquid. Magkanto itong dishwashing liquid eh. Parang dito. Tubig na lang pala. To! Akala ko bagong ano, bagong. Akala ko bago. Yung pala tubig na lang. Dahil nababagalan ako dito na gamitin, kasi spray-spray lang eh. Gamit ko pa ng ganyan, pwede nang gumamit ng ganito. Size lang. Ganyan din naman. So, yung dati kong method, dishwashing liquid, ihalo sa tubig. Gumawa natin lahat. Magamit pa natin yung ito. May nagsasabi, ano daw eh, huwag daw gumamit ng dishwashing liquid eh, paglilinis ng bike. Ewan ko kung bakit. Kung masisira ba yung frame, yung pintura, magka-issue. Saan naman, tagal ko nang ginagamit eh, wala naman eh. Wala na papansin kisi eh. Ngayon nalakawin natin yung technique ni Master. Master J, shoutout. Yung gloves technique, ito yung ginagamit niya. Sasabunan na muna natin. Ito yung ginagamit niya eh, para daw haplos-haplos lang sa bike. Mas madali daw. Yung frame muna ng bike yung una eh. Ang explanation ni Master sa gloves technique, para daw yung mga hard to reach areas madali mo maabot kasi daliri mo lang yung papasok, masusungkit mo yung mga hindi na abot basta basta. Stig yun, panoorin nyo yung video niya. Gumawa siya ng video na eh. Bakit gumagamit ng gloves pag nagbabike wash. So ito yun. Ito, dali-daling abutin ah. Okay na tong frame, pwede ko na tong bandawan. Next ka naman na aplosin yung fork. Ito, bago lang to, pero na-ride ko kasi eh. Tapos kinapitan ng mga ali-ali kabo. Stanchions, hindi ko basta-basta hawakan. Baka magaskas eh. Ayan na natin, malinis siya lang pusa. Napabuhos-buhos lang. So yun ah, yun na yung support. Yun lang. Banlawan uli natin. Next naman na haplosin natin, yung drivetrain. Unahin ko na itong crankset. Madali sana ang paglinis kung mayroon kang pressure washer eh. Kesa yung ganito na patabo. Kaya nang pag gumagamit ka nun, ingat lang na huwag mong itutok dun sa mga may bearing. Mapasuhan ng tubig eh. Sobrang lakas kasi yung impact ng tubig pag yan. Pero yung mga ganito, mga buhos-buhos lang. Okay lang eh. Medyo mas malinis na siya. Kesa nung hindi ko siya sinubukan linisin. Mas madali sana kung merong brush, tapos ibang mga pang ano pa. Madali yun. Ano ba itong mock-up na to? Bike spray. After wash, protect and shine treatment. Saan ba ito nilalagay? Frame, metal parts, plastic, rubber and paint. Bawal sa braking surface. Ha, delikado ito. Paspray pa ito. Pag napunta ito sa preno, wala ng preno. Ano ba magawa nito? Ano na nila? Spray mo lang tapos shine na siya. Tingin ko dito. Pakintab daw eh. Oh s***! Baka ba sa preno ko? Ano nang gamitin to? Masyado namang hassle gamitin to kasi kailangan mong takpan yung braking surface, yung rotors, yung brake pad. Kasi pag nalagyan, mawawala yung kapit. Pampunas daw. Kintab mo ah. Okay na ako dyan na yung crankset makintab. Hindi man ganun kapulido yung linis, pero mas malinis siya kumpara nung una. Nung una talaga, may isipan mo na ano, matatanong kung wala tayong tubig, hindi ka nag-drink, tumpay.
talaga eh. Ganun yung magiging impression sa'yo eh. Pag nakita sa bike. Yung cogs hindi ko nilinis, yung gulong hindi ko nilinis. Yung cogs kasi malinis naman eh, hindi naman grasa-grasa yung cogs eh. Yung kadena na lang, nilinisin natin gamit tong chain cleaner. Yung gulong hindi ko pa nililinis eh, kasi i-ride ko muna to ngayon pa eh. Tapos, pag tinanggal ko na siya, saka ko na siya lilinisin. Kasi kailangan ko din ibalik yung gulong eh. Gaya kadali. Kung OC kayo masyado, yung tipo ba na gusto niya na linis na linis, yung walang kahit konting bahid ng dumi, mas kailangan yun, mas effort yun eh, yung ganun paglilinis. Kailangan mas effort na niyo yung ganun. Babaklasin niyo yung dapat baklasin, tanggal kadena, tanggal gulong, brush lahat, linis na linis, ganun. Sa akin, hindi ako masyadong ano sa ganun eh. Hindi na ano sa akin yan ngayon eh, yung ganun. Kahit may konting dumi, okay lang. Pero na lang, kung yung paglilinis ng bike, binabayaran nyo. Kung may binayaran kayo para linisin yung bike nyo, dapat talaga, malinis na malinis. Kung yung simpleng linis ng bike ko na to, hindi kayo na-satisfied, hindi nyo naman ako binayaran para linisin yung bike ko, diba? Last step, dry lube. Basta malagyan lang. Hindi naman kailangan din sobrang dami. Basta meron lang na nakalagay sa mga links ng kadena para smooth yung ikot, tapos hindi basta-basta kalawakan yung kadena. Ganun lang. Yun, okay na. Para sa akin kasi parang ma-achieve ko lang yung 100% linis na linis, 99.9% dumi free pag may overhaul yung bike eh. Pero yan, mukha namang malinis na siya. Wala namang may pay kung madumi yung bike mo. Kapag ba nakakita na isang biker na sobrang dumi ng bike, sabi ko, grabe naman yun, dumi ng bike. Ah, mag-ganun sa atin, di ba? Sa ating mga biker. Pero kung hindi ka naligo, yun. Tapos, sabi ko, ibang usapan na yun. Parang magra-ride data kami. Kaya, ewan ko kung focus ko tong video na to kasi hindi rin ako satisfied sa ginawa ko. Sa presentation, hindi. Sa ano, hindi. Hindi, sa production nitong ginawa ko to, simpleng linis lang. Pero bahala na, like, comment, and subscribe. Like kung tamad din kayo maglinis ng bike nyo. Comment kung may tanong kayo, may request kayo, may suggestion kayo po siya sa comment section sa baba. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil marami pa tayong videos na i-upload. Kita-tas na sa mga susunod na videos. Patihan na sa daan. Ride safe mga kapatya. Kailangan ko na ng lagayan ito. Okay na yung gamitin ito. Mahal.